Yes, DJ. Sa mga kapulido, Gentex Motor Parts, grasa-grasa ko. Okay, trabaho tayo ngayon, isang Grab, si Sir Grab. Yan, Grab rider siya. Ngayon ay hindi umaanda. Tumirik ang kanyang MIUI 125. So yan, ang findings is mahina ang presyon. Oh, malambot na malambot yung kick niya. Oo. So yan, ang duda ko dito is singaw, valvula, or carbon buildup. So, buksan na natin to mga kapulido. Galing ka ganyan. Yan sa mga video. Yan, yeah, tatutut lang kaya kami yan. Stop to mga kapulido. Hindi pa nabuksan to? Boss? Hindi ko, boss. Ito mga kapulido, nakalas na nga natin yung head. Bali, ito na nga yung duda ko dito. Kaya siya... Kaya mababa yung presyon niya kasi carbon build up. So yun na yung mga carbon. Ano malalaman kung singaw ba talaga? Ganito yan. Nagyan mo ng gasolina. Ayun o, tumagas. Malakas. Ayun, malakas tumagas. May akit dyan eh. Malakas yan tumagas yan. Tumutulo yung gasolina. So, dapat hindi siya tutulo mga kapulido. Karamihan talaga ng mga MIUI na nakikita ko nagpapagawa tumitirik. Ito yung problema. Carbon buildup. So kaya mas nire-recommend ko mag-premium gas na lang sila o racing kasi less carbon build up ang premium o racing eh. Kasi yan leaded mag-carbon. Try natin sa intake. Intake wala siguro to. Pero madumi rin yung throttle body eh. Intake. O wala nga. Okay ang intake. Walang singaw. Exhaust lang talaga. So yun na, sintayin lang natin ito mga kapulido, tapos balik na. Check natin ang bore, kung di ba siya na-overheat. Ngayon wala naman siyang history ng overheat, so okay ang bore niya. Mabilisan lang to, kaya iano na lang natin, lilinisin yung head, as in tabal, carbon, tapos. Dami yung sekta, ibig sabihin, babagyo bukas. Anong gagawin pag singaw ang balbula? Asintahin. Paano asintahin? Tanggalin mo muna yan. Tapos, tutulak ko ito. Okay, unahin mo na yung cam. Kasi hindi matanggal yung cam. Tulak ko ito. Yun. Para sa lakaran. Okay pa yan. Bearing type yan eh. Hindi yung basta-basta masira yan. Na hindi ka natuyuan.
ng valvula. Unahin na natin yung intake. Mamaya na yung exhaust. Napaka-carbon. Exhaust. Dahan-dahan lang mga kapulito yung pagpukpok ng ganito kasi pag tagilid simpleng mayubi yung valvula. Chill-chill lang. Tao man yun. Ayan, puno ng carbon buildup. Kaya talaga sumisingaw na yung compression. Kahit dito, makarbon. Ayan, lilinisin natin yan. Gaspang. May mga konti pang medyo parang mga kalawang, so kulang pa yan. Pagkaspang pa rin, course. Alam mo okay na yun, makikita mo yung bilog, mapino yung pagkakabilog niya para sure ka ilig test mo. Yan, partita kamay pa lang ang humihila niyan kung bulb seal pa, hindi siya tumutulo. Ayos na ang exhaust.
So intake naman, tin lang ang gagamitin natin sa intake kasi hindi naman siya madumi talaga o makarbon. So ayan, pulido na ang exhaust. Under na to. So syempre papalitan din natin siya ng bag seal kasi naasinta siya. Intake na tayo mga kapulido. Kapag mag-aasinta, laging tandaan mga kapulido itong grinding compound, huwag niyong pabayaan malagyan tong stem. Bakit? Kasi pag inasinta nyo na may grinding compound pala to, kahit konti lang, aalog ang valve guide or valvula, masira. Mapupudpud din siya. So siguraduhin malinis ang valve stem bago asintahin. O ano, ganito yung ginagawa ko para sigurado. Ubusan ko ng gasolina yan bago ko ipasok. Lalagyan ko ng langis para madulas. Okay. Pero doing walang maiiwan na grinding compound. Pag may naiwan dyan, kakalso sa piston, ubos ang ring. Galit valve seal. Uy, curfew. Alas 9 na. Wang-wang na yung sirena ng gabon. May tulo ba? O moist? Wala. Tulo or moist? Wala. Ayos. Exhaust tayo, exhaust. Yun. Ayos mga kapulido. Linisin na muna natin to, hindi na natin ibababa lahat yan. Pero pare-pareho na tayo makauwi. Ating linisan. Ganyan na natin ang gasket. Ayan, tapos na. Malinis na. Salpakan na lang. Kanina halos kaya niya kumandar eh, no? Hindi lang makatuloy. So yung case pala nito mga kapulido, kanina nung ini-start niya, medyo parang kaya pang kumandar kanina eh. Medyo may
konting starting pa siya eh. Meron konti lang, tas wala rin. Hindi talaga siya makatuloy. Mababa nga yung presyon niya, kaya ano. Muna timing doon kung tama yung timing sa may magneto. Ayun, timing mark ni MIUI, ayun yung guhit na yun nakatamak sa arrow. Okay. Tapos yung timing mark nga sa timing gear is ito, tatapat naman siya dito. Dito siya tatapat na may guhit na yan. So dapat paganyan ang timing gear. Yeah. Nire-release na natin yung chain tensioner. So yun, tamang tama yung timing niya. Sakto dito, tas sakto doon. So yun na yan, mga kapulido. Mag-kick na natin. Ay, hindi pa, tune up muna natin. Valve clearance muna pala. So standard valve clearance natin, yung minimum standard valve clearance yan is 618. Tumukod siya dahil na asinta. Wala pa rin piston para yan kasi wala pa yung spark plug. Ngayon natin yung spark plug. Halin natin. Ha? Halin natin. Halin natin.
meron ako hindi nagawa. Nama ay lalaki. Timing gear, hindi pa matalik. Cut! Yeah, binadda mo naman. Manifold throttle body tayo, mga kapulido. Yan. Tingnan yung plastic, baka maipid din sa manifold. Hindi dapat, para hindi sumingaw. Ang gagawin mo lang, para sigurado hindi siya naipid. Injector. Ay, ba't nakatanggal yung ano na? Ay, ba't dito yan eh? Palitan natin to. Ano? Itong o-ring. Dapat kasi dito yan eh. So yun, may nakita tayong hindi tama. Kasi may gumalaw na dito eh. Hindi na ito yung original eh. So yun, hindi, yeah, may punit-punit siya. Kasi napuwersa siya, tapos lumipat siya dyan. So mali yan dyan. Dapat dito sa loob. Sisingaw siya. Mapalitan natin ang o-ring. Lumuwag na lang na eh. Hmm. Nakumpisa tayo ano. Magka-carve yun na. Sakit. GPS. Uy, lumakas ang ulan. Shit, malikit. Yun. Alas tapos na yung injector. Yun. Bago, final. Sira. Sakit, okay. Injector, throttle. Okay naman, intact naman na lahat. Pwede natin sira yan. Ulan na naman. Yun. Testingin natin, na-under na kaya.
Yun. Nice. Umandar na mga kapulido. Yun. So yun, nahuli natin ang problema niya. So yun, makakauwi na ang kapatid natin, Grab Rider. Peace out. Ayan. Salamat sa panonood mga kapulido. Pulidong gawa at Gendix.